Ayan na po, tapos na po tayo magbilog-bilog ng ating ang tawag neto, binangkal na may cheese. Ayan. So, meron tayong tubig dito. Isausa natin siya sa tubig para magdikit siya sa ating linga. Habang nagpapainit na ako ng mantika sa aking kawali. Na lahat yung palikuan ng linga. Ayan, nakadikit na ang lahat. So, ilalagay natin sa mantika na to, sa kwali pala.
kailangan yung kwali niyo hindi naman masyadong mainit dahil makalbo yung ano, yung ang tawag niyan, binangka, yung lingay. Hindi ko kasi alam kung ano tawag dito sa Tagalog ang binangka. Sa Bisaya kasi ito binangkal. So, ang to original na binangkal ay walang cheese. Ito naman ay may cheese kasi nasubok ko na ito dati. Nasarapan yung mga anak ko kaya gumawa ako uli. So, ayan na siya mga pangga. Ayan, lohit nga lang pala yung ang ano, ang apoy natin. Lohit lang siya kasi para hindi matuno. So, ayan na siya. So, ayan na yan siya mga ka-agro. Ayan. Minoy si. Ayan na. Okay na siya. Ayan. Nagbibiyak-biyak na siya. Sana hindi masunog yung cheese natin. Ang bilis niyang nagbiyak-biyak. Diyos ko Lord. Lalo na pag mainit, masarap din pampari sa kape. So, ayan po ang pagkaluto ni Agro. Low fire lang tayo para hindi siya masunog at pantay-pantay naman yung pagka-ano niya, pagka-brown niya. Pero parang mahindi pantay. Sige, okay na rin yan. Basta masarap lang. Ayan, tapos na talaga ang ating binangkal. Ayan, nakagawa tayo ng 20 piraso. Ayan, ayan yung cheese niya. Oh, napaka-cheesy niya. Naglabas na yung cheese niya. Favorito ni Bunso ang cheese. Grabe. So, ayan na ang ating binangkal. Ready na. Dahil bukas ko pa ito kakainin, isa lang ang itikman ko. Kasi tinikman kanina kung luto na ba siya. Kaya tinikman ko na siya. So, bukas ko pa ito kainin dahil busog na ako. Kumain na ako ng kanin-kanin ng alas 3. Hindi kasi ako naghahapunan talaga. So, i-air fry ko ito bukas para mainit at masarap siya. Dalhin ko ito sa work. Favorito ito ng anak ko. Ayan. So, ayan lang po. Thank you for watching. Please do heart, comment, follow. Pa-share na din. Sharing is caring. Bye!